nung nakita ko yung Agartha nung finally pinapasok ako, sinabi sa akin yung dahilan kung bakit ako pinapasok. Sabi sa akin, mag-iingat ka, aabutin mo yung inabot ng mga ibang nakarating dito na sinabihan namin kung anong dapat nilang gawin para mangyari. Eh, puro negatibo ang natanggap nilang imbis na purihin dahil tumutulong. Eh, yung mga ganun. They usually, bad people would normally kill the messenger. Don't kill the messenger, we're just a messenger. Itsura ng Agartha, pagpasok ko, wham! Ang daming yung street po nila, yung ilaw kakaiba. Sabi ko nga po, yung pagka-green, parang luminescent. Alam niyo nung isang estudyante ko, may tawag yung pangalan ng kulay na yun. Si Janet, sinabi sa akin ni Janet na nakalimutan ko lang . Anyway, sobrang ganda po, ang hirap i-describe nung ilaw, nung mga streets nila. Pero from afar, alam niyo po, parang yung buong lugar ay parang made of crystal. Crystal na ibig sabihin yung parang babasagin. Parang ganon. Pwera pa yung crystal na amethyst, ganyan, na yung mga nabibiling crystal, pwera pa doon. Ang itsura nito ay napakalinis. Napakaganda. May mga nakalutang na pods. May pa-triangle, may pabilog. Pero karamihan halos pabilog o pahaba na may mga nakatira. Ibig sabihin, parang nakalutang yung community or yung bahay. May malaki, may maliit. May mga physical na lagusan po. Parang sa mundo para pumasok sa Agartha. I think there is. Well, you will be able to go inside naman only even if you find the lagusan. Kahit po makita ninyo yung lagusan, hindi naman po kayo makakapasok kaagad kung hindi kayo inalaw papasukin. Kasi nangyari po yan sa akin. Ang tagal. Nung una kong pinuntahan yan, second time ko, hindi ako nakapasok nung una. I was stopped. And then, sabi ko, hindi na lang ako babalik. Pero ang dami-dami pong nag-request na kung maaari, bumalik ako sa Agartha. So, nung sobrang lakas ng energy na naramdaman ko na pwede, I could try, I went. Yun na nga, sobrang excitement ko. Ang daming hindi yata na-gets as usual. Ay, hindi naman as usual, bihira naman po. Ang nakakapasok sa Agartha, hindi nationality ang tinitingnan nila. Ang tinitingnan nila, yung puso mo, yung intention mo, kung mauunawaan mo ba sila, kung tutulong ka ba sa kapwa mo, yun po. Ganun po yun. Walang kinalaman sa nationality. Yung mga taga-Agartha, may malalaki, merong normal size, but a lot of them are very, very good-looking. Ang gwapo po nung leader o president po nila. The language that I could understand is through mental telepathy. I don't know exactly if they have a particular language. They must have, but they didn't talk to me that way. Using their language because I probably wouldn't be able to understand. So, ang ginagamit nila sa akin po ay mental telepathy. You know, sometimes if you notice me, I would look to the right kasi usually when other beings or entities would like to talk to me, the good ones, they would make me use my right ear. I could hear them using my right ear. Did you ask po Agarthans if they know what our world looks like? Of course, they've been following, they've been helping the world. The humans, they've been helping the humans avert war because they don't like war. Ayaw po nila ng mga atomic bomb, ayaw nila ng away, ayaw nila. They've been trying to save the planet. Sila ang tumutulong nung araw pa. Pagod na nga yata kasi palagi silang tumutulong sa atin. Tayo namang mga tanga, walang pakialam. Mas pinakikinggan po natin yung hindi maganda. Ayan, kaya alam nila, they monitor us. They're always around. They talk to
to the past presidents that we have, o kaya yung mga leaders na meron tayo before, na itinatago sila. Ayaw ipaalam sa mga tao yung tungkol sa kanila dahil natatakot na baka pagtawanan sila o hindi naman mangyayari. You know, maraming reason. Yung plans na ito, ito po yung una kong nakita sa Agartha. Yung kanilang kasing mga, yung kanilang mga malalaki. Yung, ayan o. Ang daming ginto. Malalaki ang mga plants nila. Ang ganda ng mga puno. Created by God because the beings there, Agartha, because the beings there are, does not act the way we do. Wala sa kanilang, walang nang-aawa. Advanced po sila. Alam nila kung ano ang mabuti para sa kanila. Alam nila na hindi nakakabuti ang mag-isip ng masama sa kapwa. Alam nila, so hindi nila ginagawa yon. Alam nila na hindi dapat sinasaktan ng mga animals. Kaya hindi nila ginagawa yon. Kaya po sila napaka-advanced. At tumutulong sila sa atin. Hindi lang tayo naniniwala or hindi tayo sumusunod. Ay hindi po, may death po rin ang Agartians. Very much like, I suppose, the elementals in Biringan. It's just that their lifespan is very much longer than ours. And some people can just leave if they want to. Meaning, if you volunteer to do something for the good of all humans, then you can volunteer to just leave. Yung another translation dyan is to die. Pero actually, lilipat ka lang ng ibang dimension. Pupunta ka sa Earth and you will become a teacher or you will just be helping people. Yung nandun sa Agartha, yung kumausap sa akin, parang king. O, hindi ko alam yung tawag sa kanila. King, o, ang sabi kasi sa akin, he is the leader. He is the president or the head of Agartha, aside from the elders. So, ibig sabihin, may elders. Yung elders kasi nila na inintroduce ako, may mahabang table. Ay, kaganda ng table. Naku po, kung paano ko ba i-describe yung table? Yung table, di ko makita yung paa. Well, basta nandun ako, tapos sabi sa akin, these are our elders. Mga nakaupo, madami po. Sampu, meron pa dito. Hindi ko po alam, siguro 20 or more or less, ganyan. Tapos yung head na kinukumausap sa akin na nagbigay ng message at sinabi sa akin na alam niya kung ano yung pagkatao ko, kaya nila ako pinapasok, yun yung nakaka-crush. Kasi talaga namang napakagwapo.